Yung MMK episode po ngayong Sabado, ang gagampanan ko po dyan ay si Alot. Si Alot ay may leukemia. Mama niya si Gina, nagagampanan ni Miss Meryl Soriano. So, itong MMK episode na to ay tungkol sa pamilya, kung ano ang gagawin ng isang ina pag at nung pamilya nila, kung ano yung gagawin nila pag nalaman nila na may leukemia yung kapatid at yung anak nila. So, ito ay tungkol sa isang ina na hindi kay iwan, hindi ka papabayaan, kahit ikaw pa mismo yung mawala sa kanya. Siyempre, pinag-aaralan mabuti yung script. Yung naging preparation namin dyan, talaga nag-script reading kami bago magsimula yung pag-film ng I Want original movie na yan. Nag-research ako kung ano yung sakit ni Tina, yung cardiomyopathy, kung ano yung nafe-feel, or kung ano yung dapat kong maging reaction. Kailangan ko ibigay yung credit kay Nash kasi ang hirap ng role niya dyan. Talagang nagpamit sa kanya yung production team ng Dreamscape, ng tao na may Asperger's syndrome. So talagang in-observe ni Nash, ganyan. So kailangan ko ibigay yung credit sa kanya. Pero yung preparation namin, sobrang thankful din ako para kay Direk On at yung director namin dyan sa The Gift. Kasi talagang tinutukan niya kami. Lalo ako, tinutukan din ako ni Direk. So ayun, yun yung mga naging preparation namin. Nakakatuwa kasi close sa kami ni Tita May. Bago pa man kami mag-ina dito sa MMK. So ayun, sabi ko nung tinanggap ko yung MMK, unang acting role ko alit to. Sabi ko after six months. Tapos ngayon lang ulit, sino kaya magiging mama ko dito? Kasi kay mama, dun sa nanay talaga ni Alot, iikot yung buong story ya, kung paano siya as a mom. Tapos nung nalaman ko si Tita Meryl, sobrang nakampante na ako. Kasi alam ko na matutulungan niya ako. And talaga namang tinulungan ako ni Tita Meryl nung nagshoot kami nung MMK episode namin for Saturday. So maraming salamat kay Tita Meryl. And syempre kay Kuya Smokey din. Lahat na e-enjoy ko, feeling ko nakaka-enjoy. Syempre nakaka-enjoy sa mix kasi ikaw lang yun eh. Wala kang kailangan i-portray na role. Pero mas nag-e-enjoy ako kapag na-challenge ako na merong kakaibang role na ibibigay sa akin na hindi ko pa nagawa dati nung bata ako. So ayun, yung singing naman, parang ano lang siya, parang breather. Pag gusto ko hindi ako masyadong napapagod, pag parang outlet siya yung singing career. So ayun po. You write your own songs, ma? Hindi po, pero ano po, may nagsusulat para sa akin. Okay. So tingin ko hindi pa ako ready pagdating sa pagsusulat ng kanta. Though may nasusulat na akong iba sa bahay, pero parang, di ba pag nagsusulat ka, ikaw pa rin naman bahala kung ready ka na i-tell yung story mo. Pero for now, parang hindi pa ako yung type ng tao na yun. Siyempre, sobrang nalungkot. Kasi bago mag-end yung Going Bulilit noong August, nag-guest kami ng mga ilang episodes bago siya mag-end. Nakapag-shoot pa kami ng ilang episodes. Mga siguro 3 to 4 episodes pa yung na-shoot ko bago mag-end yung Bulilit. So, siyempre, sobrang nakakalungkot, and I know yung mga kabatch ko din, sobrang nalungkot sila. Pero diba, lahat naman ng bagay talagang nag-e-end. Pero sobrang thankful kami dahil 14 years kaming umeere. 14 years umeere yung Going Bulilit. At maraming salamat sa mga talagang nakalakihan yung Bulilit. Kahit kami, parang nasubaybayan pa nila kami. Nasubaybayan din nila yung mga bagong batch. And sobrang thankful ako sa staff, sa crew, kayla Direk Bobot, at saka sa mga Mortis para dito sa Going Bulilit na to. Kasi kung walang Going Bulilit, wala kami. Actually, last year nagsimula yung ang daming nagpo-post sa Facebook nung Star Circle, yung Going Bulilit episodes. Nakita ko pinopost din ng ABS, tapos ang dami din nanonood. Ang kakatuwa kasi na-appreciate pa rin nila yung humor. And hindi ko naman expect na, kasi dati di ba wala namang social media, kaya parang hindi mo expect na bibenta pa rin yun sa mga netizens ngayon. So ayun, nakakatuwa, and hindi ko siya expect. Hindi naman, kasi hanggang ngayon nagagawa ko pa rin naman yung mga parang like yung singing, kahit nandito ako sa pag-aartista. I mean, hindi naman laging may trabaho or laging may acting job. Kaya parang ako naman, ginagawa ko, kung wala pang acting job, nag-aaral ako ngayon. Kung ano po yung ginagawa ko, mag-release ako ng kanta, mag-vlog ako. Since
meron na tayong YouTube na sobrang laking channel din naman noon. Ang laki din ng viewers na makakapanood sa'yo. So, wala. Hindi ko naman naisip na mag-quit. Kasi, I mean, yung showbiz naman hindi forever. So, parang ginagawa ko, hanggat nandito pa ako, mag-aaral muna ako. So, hanggat wala pang ginagawa, sige, ito muna yung gagawin ko. So, ayun, balance lang. And alam ko naman na lahat ng bagay nangyayari dahil may dahilan. So, ayun. Ang designer ko for this year si Elizabeth Haley, Style by Stylist Inc. At yung makeup artist ko si Esther Aliyah, yung nag-makeup sa akin every year. So, this year, excited ako kasi Modern Filipiniana yung team. Ngayon lang nagkaroon ng team para sa ABS-CBN Ball. Kasi last year, any color pwede. Tsaka usually, ang sinusundan lang talaga kahit yung dating mga Star Magic Ball ay kulay, laging kulay lang. So ngayon, meron na kaming kailangan sundan. Modern Filipiniana tayo. Yung preparation ko, since nag-gain ako ng weight ng mga nakaraang buwan, nag-gym kami ng mama ko. So, kailangan ko ulit ibalik yung dati kong weight. Sobrang tiwala naman ako na sa stylist ko, sa Stylist Inc. Kaya, sabi ko, pinapa-approve naman po nila sa akin bago po ipagawa yung design. And nakita ko naman, nung unang beses kami pumunta doon, talagang nagsimula from scratch yung sketch. So, parang, ito yung nilatag namin na design. Pero yung designer, inayos niya kung ano yung feeling niya mas bagay sa akin. Pero nandun pa rin yung design na prefer na. Mixture po siya ng suggestion ng stylist ko and ng designer. Iniimbitahan ko po kayo mga kapamilya na manood po ng Maalaala Po Kaya ngayong Sabado, 8:30 PM pagkatapos ng The Voice Kids Season 4. Makakasama ko po dyan sina Miss Meryl Soriano, Mr. Smokey Manaloto, Miss Lacey Carino, hashtag Wilbert and Giovanni Manansala sa direksyon ni Direk Chiki Laksamana at gamitin niyo po yung aming official hashtag on Saturday, hashtag MMK Keep Holding On.